Hello mga kabataan! So ngayon, ito ang ating gagawin at pag-uukulan natin ng pansin, itong ating napabayaan na sibol ng ating coconut. So, i-arrange natin siya ng ibang itsura naman guys, kaparahan dito sa ating mga coconut bonsai. Ibahin naman natin yung itsura niya para mag-iba ang itsura ng ating mga coconut bonsai. So, start na natin guys kung paano natin i-arrange itong coconut bonsai natin. Ito yung ating pagbabalat ng ating coconut bonsai at saka ititrim na rin natin to, guys, para mapaliit natin yung sibul niya. Gagawa natin siya ng paraan na maging ganito siya, guys. Ito yung itsura na gagawin natin sa kanya someday or mga more months. Ganyan gagawin natin siya. So, start na natin guys. Babalatan na natin to. Alam nyo guys, itong binhi natin ng coconut bonsai, sabi nung nagbigay sa akin, ito daw ay makapuno. For the first time ngayon lang ako mag-bonsai ng makapuno. So, ayan guys, ganyan yung ginagawa natin pagbabalat. I-arrange natin siya ng maayos. Medyo kailangan halalay lang ng ating pagbabalat guys kasi nga kailangan hindi madali natin yung ugat. Pinipili kasi natin ang iba-iba yung itsura ng ating coconut bonsai para hindi naman pare-pare yung ating mga koleksyon. Ayan guys, medyo okay naman yung gita natin. Naiwasan natin madami yung kanyang ugat. Itong gumagawa sa layer na ginawa ko. Perfect guys, perfect. Perfect yung ginawa natin ng sukat. Kung paano mag-iba yung itsura ng ating coconut bonsai. So guys, pauugatin natin. Dito natin palalabasin yung ugat niya. Medyo alalay lang yung galawan natin kasi nga delikado. Unang-una baka maiwa tayo. Buti na lang guys, talaga na-protektahan natin. Na hindi na damage yung ugat niya guys. Ganun yung itsura natin na ginawa sa kanya. Medyo nakasakay din niya sa kanyang balat yung shield ng ating coconut.
Ganito yung ating arrangement na ginawa, guys. Medyo babawas-buwasan natin ang balahibo ng ating pinupo. Yan guys, medyo nalinis na natin yung ating coconut bonsai. Tsaka kung paano natin pabababain yung kanyang sibon. Siguro kakat natin ito para bumaba yung sibon niya. So yan guys, medyo lilihahin lang natin ng konti para mawala yung mga balahibo niya guys. Tapos kakat na natin ito para bumaba yung ating dahon ng coconut bonsai natin. I-trim na natin siya ng pababa. Ilinisin na natin to guys. Kailangan palabasin natin ng maaga yung kanyang mga dahon. Tapos layer-layer yung pagkakat natin. Layer-layer lang guys. Para hindi mabigla yung ating coconut bonsai. Kailangan may height yung ating itatanggal itong kanyang mga cover. Ito yung mga cover ng dahon guys. Layer-layer lang gagawin natin. Para maprotektahan natin ang ating pagbaba. Tapos ikakat natin siya dito guys. Para mabilis tumaba yung puno niya, ikakat natin siya. Yung layer ng ating mga pinagtanggalan, medyo ikat natin pababa. Guhit-guhitan lang natin ang ating pincutter. Para guys, mabilis bumuka yung puno niya. Mabilis tumaba guys. Ganyan yung ginagawa ko. Parang niro-rose cut ko rin yung pinagtanggalan natin ng paklang ninyo.
para mabilis tumaba yung puno niya, guys. Katulad nitong ginawa natin dito, kita nyo kung gaano katabayan. Sobrang taba ng puno niya. Yan yung ginawa natin. Update ko rin kayo dito kung anong kalalabsan nito sa mga susunod natin mga vlogs, guys. So, yun yung ginagawa ko, ginugurit-guritan ko dito. Kada layer ng ating pagtatanggal ng dahon, guguhit-guhitan natin para mabilis tumaba yung dahon ng ating coconut bonsai. Kailangan lang konting ingat kasi nga talas yung pincutter natin, pwede tayong masugatan. Careful lang yung alawa natin, guys. Sobrang talas nitong mga pinikater na ginagamit natin. Kaya kailangan natin mag-ingat, guys. Ganyan lang yung ginagawa natin, guys. Napakasela na nito, guys, kasi umod na to. Napakasela na, guys. Mas na mapabigla yung galaw natin. Pwede nang mawala yung ating coconut bonsai. Kasama na ang paa dito, guys. Kasi nga nakalupagi tayo sa glory. Yan, ganyan lang, guys, yung ating dito. Maingat yung ginagawa natin, guys. So yan, guys, yan na yung ating paano natin sa pagbababahan, guys. Ito yun. So yan, guys, yung natira sa ating coconut bonsai. So yan na yung ating, dito tayo mag-i-start kung paano natin pagugulangin itong nandito. So yan, guys, tapos ilalagay natin sa dito sa ating empty bottle na may tubig. Ito yun, guys. Ito yan. Dito natin siya ilalagay para dito natin palalabasin yung ugat niya. Kaya lang natin siya naka-floating dito sa ating empty bottle na may tubig. So yan, guys, yan na yung ating coconut bonsai. Mga susunod natin video, yan siya. Yan. Update ko na lang kayo sa mga susunod natin video kung
ano na ang tsura ng ating coconut bonsai. Yan guys, tapos lalagyan din natin siya ng konting bunot dito guys, para hindi ma-hydrate yung iba niyang ugat. Dito lang natin siya lalagyan para hindi ma-hydrate yung ugat niya guys. At lagi siyang basa-basa. So yan guys, tapos na yung ating coconut bonsai. Yan siya guys. Yan lang yung gagawin natin. At hahayaan natin siyang nakaganyan lang dyan. Yan. So yun guys, hanggang dito ko na lang tinatapos yung video. Sana may natutunan ulit kayo. Yung iniba natin yung itsura ng ating coconut bonsai. Meron siyang bunot na kasama at saka yung shell niya na medyo nakaibago ng konti. So yun guys, hanggang dito na lamang. Ingat po tayong lahat. And God bless.